na gustong gusto nilang makipag-sex sa mga hayop, we're gonna get special rights for that. Ah, okay. So, ang pinumunta ni Congressman, ito hong panukalang ito, no, nung binasa namin kanina ni Corina, is parang constitute a special, yes, special rights sa parang piling mga tao na labag sa ating saligang batas, okay, dahil dapat daw beneficio to all. Equal protection. Equal protection to all partners. So, kayo po talaga ay gagawa ng kaparaanan para hindi ito maipasa. Alam mo, parang desidido nga si Congressman Abante. Oo. Oh, sarado na talaga isip niyo dito. Kasi ano? Kasi nga, totoo po yan. I really close to this. H, wala ba kayong grupo din na parang counterpart na lalad naman para sa ating mga kababayan na ano? Actually, meron po akong tinayong site, forum. I'm into photography, so medyo into arts talaga. Tayo ako na ng Pinay Lesbians Artists, something like that. Tapos, since Pinay siya, mostly Pinay, one of the first na topic na ginawa ng mga lesbians sumali is homosexual marriage, agree or not. Yun. So, after talaga sila. Well, nasa nakita ko sa mga sagot ng mga ibang members, gusto nila security purposes. Security. Security. Alam mo, totoo rin yan because marami rin ikinakasal for that. Hindi ba? Kailangan meron kayong union para mas... Binit ako kay H, ha? Oo, napag-isipan niya mabuti. Sa lahat ng lalaki na kausap po, ito lang talagang gusto mong ganun. Talagang pabor na pabor sa marriage party. Iba kasi mga nakausap mas lalaki pa siya sa marami. Ibang iba nakausap mong lalaki. Commitment. Puro lang libin ang gusto. Eh, yun na nga. Si H gusto pa kasalan. Ay, ako lang. Wala ba kayong mga kamay? Oh. At ang si H, ang kayo naman. Well, anyway, lumalabas nga dito na parang ayaw isulong ng grupo, umiinit na naman ang upuan nila. Piniprito talaga eh. Si Danton, alam mo, napapansin ko kay sa grupo nila Danton, ano, talagang parang suko na muna sa ngayon. Maybe not in your lifetime, ano, Danton. Alam mo, buuna pa siya ko tungkol sa issue nito. Naalin. Basta, mamaya. Buo na ang aking pasya. Huwag mong tanongin si Congressman Abante kung... Alam kong buo na rin ang pasya niya. Si Congressman Abante, kung ilan po sa Congressman? Meron siyang trauma nung siya'y bata. Kaya ganyan, talagang sarado. Congressman, ilan po ang homosexual niya sa Congress? Ano pa, yan na. Tanongin mo na rin sa militar. Palagay ko, alam mo rin. Mga kaibigan. Kulang naman tayo sa oras, partner, no? Kasi kung lahat ang amin, eh pasado ng same-sex marriage na yun. Okay, maraming po salamat sa inyo. At dyan po kayo, ang pasya namin ni Seth. Tungkol po sa isyong ito, dahil napakabang po sa Pina, magbabalik kami dito sa Harapan. Gawa na ang pasya ko talaga. Talagang pinagpasyahan ko na ito. Ikaw, meron ka ng conclusion dito sa usaping itong napakatagal? Akala ko yung pasya mo eh papakasal. Pagpasyahan muna yung same-sex marriage. Mauuna pa yun. Saya-saya, no? Ang ibig ba natin sabihin pagkatapos na ito ay napakatagal ng sinaunang issue ngayon. Tutuldukan na natin sa programa natin ang isyu nito. At para sa akin talaga, hindi makataruman ang ginawa ni Congressman Abante. Congressman Abante, na inihambing ba naman niya sa mga gustong makipag-sex daw sa mga hayop at saka sa mga prostitutes yung pagtuloy ng karapatan ng mga homosexual? Para na rin yung sinabi sa harap ng mukha ng ating mga guests kanina, mabuti hindi nag-alsabalutan. Buti hindi siya sinabunutan. Buti hindi siya sinabunutan ng guest natin na bakit mo kami kinocompare? Bakit mo kami hinahambing sa mga prostitute? Prostitution is illegal. Homosexuality is not. Okay? Pati yung bestiality, that's a crime. It's not a crime to be a homosexual. Eh, ang layo-layo, ang mga homosexual, talagang malaki ang iniaambag niya sa ating ekonomiya. And they are productive members of society. Ano ba naman yung pagbigyan sila kung hindi man kasal na itatawag? Ano ba naman yung bigyan sila ng puwang sa ating batas na gawin namang medyo mas maayos yung pagsasama ng dalawang
homosexual, what are their rights, what is conjugal property. Eh kasi, kahit na anong gawin mo, Ted, nagli-live-in na yung mga yan eh. Hindi mo naman mapipigilan, hindi naman siya illegal. Gawan mo na lang sapat na batas just to make their lives easier. Kumbaga parang humane, humanitarian na lang yung pagsasabatas ng mga ganyang klaseng karapanan. Let's not call it marriage kung ayaw nilang itawag na kasal yun. Ang tinutukoy mo eh para huwag matawaging kasal, no? Oh. Parang union na na mag-illegal sa mga bagay-bagay na nagiging problema kalaunan ng dahil sa kanilang pagsasama. Gaya nga po ng mga properties. And eventually, doon sa, alam na, yung napanggit din natin yung bangkay nung kalipin. Oo, rights ganun. To claim yung bangkay, yes, diba? So, sa akin naman pong panalo mga kapamilya, sa ngayon, ang dami pa rin pong batas na dapat susugan bago po payagan yan eh. Kagaya ng ating basic family code partner. No? Mahaba-habang kwentuhan yan legal, pero palagay ko naman, dahil ito hong mga taong ito ay mga supposed to be legal age na, meron na silang right, no, sa kanilang choice, no? Dapat nga pagbigyan. No? Pagbigyan sa punto lamang nga na maiayos ang buhay nila. Kaya para sa akin, nasagot na yung tanong. Ang tanong, magkakaroon ba ng same-sex marriage sa Pilipinas? Ang sagot, Hindi. Malayo ka sa buhay mo! Talagang ang tanong, isa pa, meron ba silang karapatan na medyo patatagin pa ang kanilang mga existing na karapatan? Para sa akin, ang sagot, oo. Pero yung pampanukalang yan kaya ay umusad sa Kongreso? Ang sagot, hanggat nandiyan si Congressman Abante, hindi. Ang sinasabi ng mga kaibigan natin panauhin ng mga homosexual, hindi kami special. Ang sinasabi nga namin, tao rin kami tulad ng lahat. So kung lahat ay may karapatan na ikasal, kami rin dapat ratuhin ng mga tao na may karapatan din sa aming mga choices in life. Pero ako talagang mayroon isa pang tanong, partner, na ito ang pinakabase ko, na kapag ito nasagot, tapos na ang boxing sa usapin ng kabadingan at pagka-lesbiana. Okay, pwede ba natin malaman tanong eh? Ayaw muna, sandali lang. Mamaya, secret! Mamaya ako itatanong. Secret? Kailangan abangan ninyo. Pwede ba ngayon na? Tayo muna, bulong.